last time guys, nag-post tayo ng Ford Everest Titanium Plus na for sale. Tapos, minabasa ko sa comment section. Sabi niya, akala ko ba dream car mo yan? Bakit mo binibenta? Mekaniko ka naman. Less gastos yun sa labor or baka gusto mo lang ng Toyota brand. Isa naman, sabi niya, hindi mo na kaya maintenance niyan kaya binibenta mo na Jeep Doctor. Sure ako bibili ka na lang ng Japanese brand para walang sakit ng ulo sa spare parts. Ha ha ha. May ha ha pa talaga. Ito guys, yung ating Ford Everest Titanium Plus 2017 model. Nakapangalan na to sa amin kasi last time gumawa ako ng video na nilipat to sa pangalan namin. So bakit ko nga pala binibenta? Oo nga naman, may point naman sila, di ba? Bakit ko nga pala binibenta tong ating Ford Everest Titanium? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Dalawa, yung Everest. Okay? Ito guys, hindi ko binibenta yung Everest. Meron pa kasing isang Everest na ibinibenta. Ito yun. Okay? Maaring yung iba, napoconfuse, sinasabi, hindi ko na kaya yung maintenance. O, hindi ko talaga dream car si Ford. May pa-dream car pa daw ako. Actually guys, hindi. Parehong kasi kulay. Parehong Everest Titanium Plus yan. Parehong 2017 model yan. Pero tingnan nyo, yung aking Ford Everest, for ang dulo, yung binibenta ko is yung 3. Kahit makita nyo sa mga post ko, yung 3 ang ibinibenta natin. Pakita ko muna sa inyo itong aking Ford Everest. Ito, dito muna tayo. Yan. Para makita nyo lang. At makita nyo rin yung difference. Ayan. Ito guys, yung una talaga naming nabili last December pa. Ito, Ford Everest Titanium Plus. May sunroof. Tapos, ang mileage nyan guys is 69,000 kilometers na. Ayan, 69,000 kilometers na. Parehong-pareho talaga to guys. Nung Ford Everest na binibenta ko. Kasi nga pareho silang 2017 Titanium Plus. Ayan. Ayan. Siyempre, power lift gate din. Ayan o. Tapos, ito, makikita ninyo yung likod. Ayan. Kung makikita ninyo, ito yung likod ng aking Everest. Nakapower din yung aking upuan. Ayan. Pero ito naman yung isa. Ayan. Tayo ka mami, yung ating cameraman. Ito yung Everest ko, ha? Ito yung likod. Ito ngayon yung binibenta. Ayan. Nakita nyo na to sa video. Yan yung binibenta ko, ganun yung loob. Okay? So, wala pong mako-confuse. Tapos, kinakpay na ito kanina. Almost 70,000 na yung mileage nito. 69,000 something. Okay? So, ito naman, kung yung Everest ko kanina, yung 69,000, ito, makita mo yung mileage niya. Ayan. Ito, ang mileage niya man niya is 47,000. Tama ba ako? Ayan. Yan yung mileage niya. Okay? Ito yung binibenta ko. Pero ito, pakita mo rin yung interior niya. Makita nyo, yung interior black din. Nakapower din yung kanyang upuan. May sunroof din yan. Siyempre, ayan, sunroof, di ba? Talagang wala kayong makikita halos pagkakaiba dun sa sasakyan ko tsaka sa binibenta ko. Kaya siguro yung mga bashers, literally, sinasabi, binibenta ko na raw yung Ford Everest ko, which is hindi. Magkaiba po yan. Magkaiba. Okay? So, ito, pag-aari namin talaga to. Ito yung binibenta. So, bakit binibenta ko yung mas mababa yung mileage? Bakit yung matakas yung akin, di ba? Actually, guys, kasi nga, nailipat na namin sa pangalan ko yung Everest na yon. Ayaw kasi namin guys ng palipat-lipat ng unit. O, kaya ayaw namin nang ililipat pa namin yung pangalan namin sa isang sasakyan. Pag may nakita kami mas maganda, ililipat na naman namin. Yung mga ganon, di ba? So, ito talagang for sale talaga to. Ito ngayon yung four kits namin. Okay? Para doon sa bashers, nalinawang ka na. Hindi ko binibenta yung Ford Everest ko. Akin pa rin yun, syempre. Dream car natin si Ford Everest, guys. At mananatiling dream car natin yun. SUV na sulit bilhin at hindi sayang yung pera ninyo. Eto guys, meron tayo rito dalawang unit na binibenta. Parehong top of the line variant yan, galing mismo sa first owner, hindi po yan bank repo. Yung isa is 2017 Ford Everest Titanium Plus at yung isa naman is 2017 acquired Mitsubishi Montero Sport GLS Premium. Unahin na natin tong 2017 Ford Everest Titanium Plus na to mga bossing. 4x2 lang yan, diesel engine, 2.2 liter, automatic transmission. Tuesday ang coding yan. Ang kulay niyan is silver guys. Ayan, so meron na rin siyang Everest emblem dyan. Tapos eto mga bossing, makikita ninyo, makinis ang buong body niyan. Ultimo mga mugs niyan. May mga minor na gutter marks. Okay, pero
makikita nyo, very presentable yung buong body niya. Napakakinis, okay? So, kahit ikutan natin yan, guys, makikita ninyo, napakakinis ng unit na yan. Ayan. So, ito rin yung mugs niya. Meron may konting gutter mark. Okay, yung gulong niya, mga nasa 60% tread life pa. Ayan. Tapos, etong Everest Titanium na to is top of the line na nga. Ayan, makikita ninyo yung kanyang interior. Yung kanyang upuan is pure leather seat. Electronically controlled na rin yan. At dahil titanium plus to, parehong upuan is electronically controlled na. Tapos makikita ninyo, ito yung kanyang infotainment. Yung kanyang rear door, pwede ninyong buksan. Isaksak lang muna natin yung kanyang susi. Ayan. Pwede ninyong buksan yung kanyang rear door gamit itong boto na to. And makikita ninyo, ayun. Bumubukas na yung kanyang pinto. Okay, pwede nyo na rin yung isara. Pindutin nyo lang ulit yung button na to. Yan. Tapos sumasara na yung kanyang pinto sa likod. Ito naman yung kanyang sunroof, syempre. Ayan, buksan natin yung kanyang sunroof. Yan, gumagana lahat ng electronics nyan. Okay. Yan. Tapos guys, take note. Dalawa ang susi nyan. Original key niya yan, dalawa ang susi. Kapag isa lang ang mabibili ninyong susi ng sasakyan, guys, medyo mahal magpagawa ng duplicate nito. Kapag sa kasa kayo nagpagawa niya, mga nasa 30,000 to 40,000 ang magpagawa ng isang susi, okay? Pagdating naman sa kanyang mileage, guys, ito 47,348. Pag kinabitan niya ng scanner, ito kagaya nito, nakakabit na yung ating scanner. Ayan, makikita ninyo, 47,347 yung kanyang odometer. Legit yan, mga boss, kahit ipacheck nyo pa at pascan ninyo kahit na sa kaninong mekaniko. So dito sa likod, syempre, power lift gate na nga yan. Pipindutin lang natin to, tas kusa na yung aangat. Ayan, kagaya nyan. Okay. Tapos ito, makikita ninyo yung kanyang third row seat. Naka-power third row seat na rin yan. Tapos may customized leather na rin dito. Pipindutin nyo lang yung kanyang button. Ayan. Kusa nang tumutupi yung ating third row seat kung kailangan nyo ng extra space, di ba? Pero kung hindi naman at kailangan ninyo ng extra upuan, ito, pindutin nyo lang ulit. Power lift gate na yan. Ayan. Tapos kitang-kita yung ating sunroof. Tapos syempre, sa pag-close, pwede rin dito. At yan, bumababa na yung ating tailgate. Yan, so kahit ikutan nyo rito, ayan, okay na okay, makinis na makinis yung ating unit. Meron na rin yung signal light sa ating side mirror. Tapos gaya ng sabi ko kanina, kahit dito sa passenger, yung upuan ng pasahero, electronic controlled, ayan. Makikita ninyo, tapos makikita nyo yung leather, halos walang punit, walang crack, di ba? Talagang alagang-alaga, makinis pati loob at labas ng Ford Everest na to, ayan, makikita ninyo. Leather seat hanggang loob, ayan. Tapos, syempre, meron na rin libreng dashcam. Ayan. Okay, napakakinis, guys, ng Ford Everest Titanium Plus na to. Ayan. Okay? Tapos, nakarehistro na rin yan, syempre. Rehistrado yan hanggang 2024 na kayo ulit magre-rehistro. March 2024. Sa mga magtatanong, magkano ang presyo ng Ford Everest Titanium Plus na to, mga bossing? 1,150,000. Negotiable pa naman yun, mga boss, pero negotiate na lang natin upon viewing po ninyo.